Subukan natin, may bago tayo ditong module. Bluetooth din. Bukan natin. Uy. Hindi pa rin nabuksan. Itong bago nating Bluetooth HC05 with backplane. Asan yung backplane? Wala naman. Backplane? May malaking check. Aba. Parang ibang pagkakagawa niya. State RX TX ground BCC EN. Logic level niya ay 3.3 volts. Power 3.6 volts to 6 volts. Tingnan nga natin yung meron akong ano HC05 din na naunang binili ito. Tingnan natin kung parehas ang itsura niya. Ba't ang labo nito? Makapal yung plastic. Parehas lang. Iba oh. Kita mo? Mas makapal yung check nung una kong binili. Ito, medyo maliit yung check oh, manipis. Diba? Iba ang pagkakagawa niya. Iba. Pero parehas siya ng pinout. Ito yung una. HC05 din yan eh. Tsaka may dalawa pa akong nabiling una. Oh. Bluetooth 4.0. Ito naman, HC05. Parehas nun. Eh alam, magkakaiba pa rin ang pagkakagawa eh. Hindi sila magkatulad. Okay, tingnan natin yung isa. Parehas din ba? HC05. Siyempre, parehas siya. Isang pinagbilang ko niyan eh. Oh. I-check natin kung gumagana. Gamitan natin ng 80 command. Ito yung gagamitin nating circuit diagram. Ang gagawin natin. Meron tayo ditong PC, Arduino Uno, at saka Bluetooth module. So, ikakabit natin yung ating ito, Arduino Uno. Ito USB niya. Ma? Ito yung Bluetooth. Ito. At saka Logic Shifter. Ito. Ginawa ko lang ito, Logic Shifter. Logic level shifter. So dito PC kukonekta sa Arduino Uno at saka sa Bluetooth, pagitan ng dalawa may logic shifter. Ang communication niya yung tinatawag na serial. Uy. Wala nang ink. Yung tinatawag na serial communication, communication through wire. Mag-uusap yung PC. Ang connection niya, Arduino Uno, PC, saksak-sak mo USB. Sa Arduino Uno, yung 3.3 volts, papuntang enable pin, 5 volts, BCC, ground to ground.
Yung TX ng Arduino nakakonekta sa logic level shifter. Kaya meron yan, 2.2 yan, 2.2K. Wala nang pasulat, tapos na yata. 2.2K. Kaya meron yan para bumaba yung voltage papuntang Bluetooth, maging 3.3 volts. Kasi itong ating logic level shifter, kailangan ng Bluetooth ng 3.3 volts. Kaya nakakonekta yung TX. Papuntang TX din ang Bluetooth. RX, RX din. Yung R2 naka-ground. Ito ngayon, bakit yung TX nakakonekta sa TX ng Bluetooth? Bale, ang ginagamit lang natin dito sa Arduino Uno, yung UART niya. Kaya tingnan mo, TX. TX ng UART, pasok sa RX ng IC ng Arduino. Yung Arduino RX, yun na rin yun eh. TX to RX ng IC ng Arduino at Mega. Diba? Kaya siya RX din, nakakonekta sa Bluetooth. Parang na-bypass niya itong itong IC. TX to RX. Yun ding, kasi itong UART ng Arduino, meron yan chips dyan. UART, serial for serial communication. Yung RX naman niya sa TX ng Arduino. Kaya yung RX nakakonekta sa TX. Diba? Yun oh. Papuntang TX. Bakit TX? Yan yung nakakonekta sa Arduino. Kaya mapapansin mo, bakit yung RX ay konektado sa RX din? Yung TX sa TX din. Diba? Kasi nga, ginamit natin yung UART ng Arduino. Yung may chips dyan na 1728 na chips at MEL. Pang USB. USB serial communication. Ang totoo niyan, medyo na-bypass niya ito eh, at MEL eh. Hindi kasi tayo nagpo-program. Gagawin lang natin 80 command. Titingnan natin kung gagana itong ating Bluetooth. So, dito naman sa logic shifter, kailangan logic shifter para mabawas yung voltahe papuntang TX, 3.3 volts. May ginawa ako. Ito. Ito yan, no? Para ipapatch mo na lang. Ito, ipapatch mo na lang sa Arduino. Papuntang Arduino, ito naman yung header ng Bluetooth. Lalagay mo lang dito yung Bluetooth. Ayan. Pag nilagay mo na yan, ito, papatch mo na lang sa Arduino Uno. So, yun lang gagawin natin para matingnan natin kung gumagana yung module. Lalagay muna natin itong Arduino sa PC. Okay, nailagay na. Umilaw na ang ilaw. Ayun, nakakabit na. Punta tayo ng Arduino IDE. Check natin yung tools. Board, Arduino Uno. Home, COM3, support. Then, compile natin ang itong ating blank sketch. Yan muna natin gagawin. Kukumpile natin. Compiling sketch. Nagko-compile pa siya. Ayun, done compiling. Tapos ng compiling. Pagkatapos mag-compile, done, tanggalin na natin ito. 'Di ba? At ikakabit na natin yung ating mga module. Okay, dahil doon sa ginawa nating module, logic level shifter, madali nating ikabit sa Arduino. Diba? Ito.
So ikakabit na natin ngayon ito sa PC. Okay, ito na yung ating pyesa, module. Lagay na natin sa PC. Sabay yung USB sa PC, sa Arduino at saka yung press button dito. I-press natin yung button hanggang umilaw yung LED. Sabay yan. Sabay natin. Ba, mahirap pa. Press. Ayun, umilaw na. Ayun, umilaw na yung ano. Bluetooth. Tingnan natin. Sa ating PC. Balik tayo sa ating IDE, Arduino. Blank sketch. Check natin yung tools. Arduino board. Uno. Tools. COM. COM port. COM 3. At i-open na natin ang serial monitor. Yan ang serial monitor. Check natin. Baud rate. 38,400. Baud. NL and CR. Then, lakihan natin yung ating serial port. Dito tayo magta-type ng 80 command. Check natin ang 80. Oops. Okay. Isa pa. Check natin ang 80. 80. Okay. Check natin ang 80. 80. Okay. Type 80. Okay. Tingnan natin kung anong version ng ating Bluetooth. 80 plus version. Kailangan merong ano eh. May question mark sa dulo. Yun ang version niya. Version 4.1-0190815. Tingnan natin kung anong kanyang name. 80 plus name. Question mark. Siya ba ay? Ang name niya, HC-05. O, tama. Ano naman ang kanyang address? MAC address. 80 plus address. ADDR. Question mark. 00210408 1E34. Yun yung hex. Hexadecimal number. Yun yung local address niya. Tingnan naman natin kung anong password. Password 80 plus PSWD question mark. Yun, password 1234. So alam na natin kung anong version ng kanyang firmware o yung pinaka OS niya. Ang pangalan niya, HC05. Gumagana siya. Ay, may address siya at saka may password. So, okay ang ating Bluetooth. Ang pinagkaiba nga lang niya doon sa naunang Bluetooth, may question mark sa command sa dulo. Okay? So, yan ang pinagkaibahan ng naunang Bluetooth sa bago nating Bluetooth. Ito pala, ang command niya, merong question mark sa huling command. Magkakaibang Bluetooth. Magkakaiba sila ng ano, ng version. Ito, version 5.3. Yung pangalawa, version 4.3. Version 5.3, version 3. Ito naman, version 4. Magkakaiba. Pare-pares ng Bluetooth, magkakaiba ng pagkakagawa. Okay? Thank you!